Mga kalingap, suportahan natin ang teacher and isang kalingap reactor ng Kalingap Radyo Balitaan, teacher and YouTube channel. Magandang gabi mga kalingap. Ayan, tara, samahan nyo kaming mamasyal. Ikutin natin ang Tagaytay, Batangas, and Cavite. So ayan, ilan sa mga pook pasyalan dito sa mga pook na nabanggit ko ang ating pupuntahan. So syempre, ayan, ibabahagi ko po din sa inyo ang aming lugar na napuntahan. Ayan, kasama ko ang aking kapatid, ang aking anak, at ang aking pamangkin. So ayun mga kalingap, tara, samahan nyo kaming mag-ikot-ikot. Because it's family day and it's time to spend our time with our family sometimes. So, ayun mga kalingap, habang kami ay nasa daan, syempre, ako'y natutuwa na napakarami pang mga talagang sabi nga virgin forest, ano, na kung ibig sabihin ay mga lugar na hindi pa na i-develop into an urban, no, hindi pa siya nagawang ano, hindi pa na-urbanized, ayun, sa madaling sabi, hindi pa siya na-develop na gawin siyang mga shopping malls, mga subdivisions, kasi nga 'di ba nakakabahala din na ang ating lugar dito sa Cavite ay kumbaga lahat na ay magawa ng ma-change na into urban. So, ayun nga, syempre, paano na kung umulan ng malakas, wala ng mga kahoy, nasisipsip ng mga ulan, no, tubig ulan. So, ang tendency makakaloon ng baha. So, while on the way, ayan, papunta kami sa Perlas ng Silang. Ayun, munti ko na masabi, Perlas ng Silanganan. Ayun, so, yun nga, nakikita ko na napakaganda pala nung, ano, nung lugar pa dito. Ano, marami pa talagang mga part dito sa Cavite na talagang ano pa, kumbaga, wala pang mga bahay. So, napaka-fresh po ng hangin. Ang sarap din, pati sa mata. Luntian na luntian ang kulay. So, ayun mga kalingap, tara dito sa Perlas ng Silang. Ayan mga kalingap, sa Perlas ng Silang, ito ang unang-una nating makikita, yung napakalaking titik, no, napakalaking way doon sa itaas ng burol na makikita mo Perlas ng Silang. Syempre, meron din silang napakalaking peacock, ayon, na ang kanyang wings ay yari doon sa mga plants. Nakita nyo yung plants na may purple and kulay yellow green, yun po ay ang peacock, no, yun ang wings ng peacock na yun. So, medyo parang creative din, na magaling din yung pagkakagawa nito ng Perlas ng Silang, pero ito ay dine-develop pa rin hanggang sa ngayon. So, kumbaga, hindi pa siya fully na-develop talaga. So, kumbaga, hindi naman ganun kalawak yung pwedeng yung puntahan dito sa Perlas ng Silang, pero kahit pa paano, mag-i-enjoy ka na din kahit paano, kasi meron ka din makikitang mga flowers, mga ganun. Tapos, katulad nito na statue na to, yung mukha na nakahiga, di ba? At first, parang natakot ako ba? Sabi ko, ano ba yan? Ano to? Sabi ko. Pero syempre, ako'y na-amazed. Kasi hindi lang naman ito yung first time ko nakakita ng ganyan. Kasi marami na din ako mga nakita ng ganyan. Mayroon nga kamay. Tapos yung ulo nandun sa kabila. Tapos yung braso niya nandun sa kabila. Di ba? Pero nagulat lang ako. Nung bigla kong pag-ano, sabi ko, aba, akala ko'y ano lang. Damuhan yung pala ay ano na, katawan. Tapos na yung ulo pa. So, ayun. Ayan mga kalingap. Ano, yan po yung view nung Perlas ng Silangan. Syempre, ayun, no, nakikita nyo. Yung talagang panahon pa ni Kopong-Kopong na cab. Oh, so, ayun. Pagkatapos dun sa Silang, papunta naman kami sa Chapel on the Hill. Ayun, pupunta tayo doon, no, mga kalingap. So, ayan, mga kalingap, from the Perlas ng Silang, then, diretso na po kami sa Chapel on the Hill. So, ayan, titingnan naman natin kung ano ba ang makikita natin doon sa Chapel on the Hill. Ano ba ang meron doon? Ano? So, syempre, kapag sinabi natin Chapel on the Hill, kapilya syempre doon sa ibabaw ng burol. Gaano ba to kaganda? Syempre, so para bang nakaka-curious din, ano ba ang makikita natin doon? So, tara mga kalingap, samahan nyo kami. Galugarin natin ang Chapel on the Hill dito sa Batangas. Batangas na ba to or part ng Tagaytay? So, ayun, mga kalingap. Pero, syempre, bago kami doon dumako, kumain muna kami sa Bulaluhan. Grabe, sobrang sarap. At meron din sila doon mga fried na karablet, fried na shrimp, bulalo na unlimited po ang sabaw.
at napakasarap po ng sausawan. So ayan, meron din silang fried na tawilis. Ay grabe, ang sarap, bongga. So yung hilera na yun doon sa kinainom, parehas po yung ano, yung pagkain na siniserve nila. Nasa sa inyo na lang yan kung sino ang pipiliin nyo doon kung saan kayo kakain. Pero talagang halos parehas lang din po ang itsura ng kanilang kainan. Yun po. And then after that, diretso na po kami sa Chapel on the Hill. So ayun, iba't iba po ang ating makikita doon. So meron po doon hanging bridge, syempre. So meron din doong mga koi na isda, no? Koi fish doon sa mga man-made na fish pond. And syempre po, nakakatuwa at saka nakaka-challenge. And syempre nakakatakot din, nakaka-nervyos. Ano, lahat ng nakaka sa pagkukross dito sa hanging bridge na to. Kasi nga, alam niyo ba na ako talaga, ako ay matataw na isang talaw. Talawis, ika nga, sabi ng kaibigan ko, shout out kay Miss Maris, nandyan sa Bangkok, ang aking one of my best friend, Miss Maris, na-miss kita. Na-miss kita, Miss Maris Zobra. Sabi niya sa akin, ako daw ay talaw. So, ayan, ito patutunayan ko ngayon, hindi na ako talaw. Ito, kukross ko tong hanging bridge dito sa Chapel on the Hill. Pagkatapos dito natin makross, makikita na natin dito. Dito natin aakitin ang napakataas na Chapel on the Hill. Ito na. At yan po ang ating makikita doon sa pag-akit natin doon sa Chapel on the Hill. While on the way, iba't iba po ang ating mga makikita. Yung mga, di ba, sa rosary may mga mysteries. Hanggang 12 mystery po yun. So, ang pinakadulo ng 12 mystery na yun, makikita na natin doon yung chapel sa ibabaw ng burol. Pero yung burol nila hindi po burol, bundok na. Kapag sinabi kasing burol, medyo maliit lamang yan. Pero ito'y para sa aking bundok. Diba? Parang chapel on the mountain. But anyway, sulit na sulit po ang aming talagang papunta doon. Sulit na sulit. Talagang mababurn ang inyong mga fats. Ayan, ang aking kapatid chubby-chubby. Ang aking anak ay chubby-chubby. At ang aking pamangkin, syempre. So makikita ninyo ha, sila lahat ay mga chubby-chubby. Na-burn ang kanilang mga fats. So ayan, ako'y chubby-chubby na din. So na-burn din ang aking fats. So ay mga kalingap, I hope you like this video. Kaya doon sa mga gustong pumunta po, doon sa Perlasan Silang and sa Chapel on the Hill, ayan, punta na kayo dito mga kalingap. At syempre marami pa po kaming mga pinuntahan, abay aabutin natin na nga matagal itong aking video. So kinat ko na lang yung mga medyo magaganda niyang place ang shinare ko sa inyo, no? So ayun mga kalingap, bye-bye and see you again on my next video. Please don't forget to click like, and for more videos, please don't forget to subscribe doon sa mga baguhan sa aking channel. Shout out kay Kuya Val, kay Athena, and kay Kalingap Rob. Shout out sa lahat, and I hope palagi lang kayong nasa maayos na kalagayan at maayos na pangangatawan, syempre, para maipagpapatuloy ang mga mission sa Kalingap. That's all guys, bye-bye and God bless everyone. Sa kapwa at taong mahihirap, di alintana ang pagod at hirap. Sa pagkalinga sa tuwa, si Lola Damian ay napapaindap. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos matubang, Ate Edna, Kalingap Rob matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer po Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Mac at Andoy, Kalingap Abdul, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah. Dance, dance.